natin sa bidyong ito ay ang tungkol po dito sa crank bar cutting length ng beam. O ito pong nakikita nyo pong ito, yung crank bar o yung bent-up bar, no, ng biga natin. Kaya lang, saan po natin nagagamit ito? Saan po nagagamit itong crank bar na ito? Kung titingnan po natin, bent-up bar are provided to take care of the diagonal shear stress near the support. O ito po pala yung sumusuporta sa biga na sa diagonal shear stress na malapit sa suporta o sa poste. Ayun po yung gamit ng crank bar, no? Kaya lang dito sa video ito, step by step po natin kukomputin itong haba ng crank bar. Yung pong total length ng crank bar na 45 degrees, no? Itong pagkakabend na ito, kukomputin po natin yan step by step. Kaya lang, bago po natin kukomputin yan, tingnan po muna natin kung ano yung mga given natin, no? Dito sa crank bar natin. Ito pong mga given natin, no? Yung pong poste natin, no? Ang sukat ng poste natin, no? Dito sa bidyong ito, 350 mm by 350 mm po, yung cross-section ng poste natin, no? Yung cross-section naman ng biga natin, 300 mm by 500 mm. Yung 500 mm po, yun po yung depth, no? Yung clear length po natin ng haba, no, ng biga natin, 5,000 mm o 5 meters. Concrete cover po, 40 mm. Ayun po yung mga given dito. 45 degrees po yung crank bar natin, no? Yung hypotenuse po, hindi pa po natin alam yung slant length ng crank bar na yon, no? At saka yung D. Importante po yung formula niyan, no, para makamadali pong makompute natin yung haba ng crank bar natin. Alamin po natin yung formula. May triangle po dito sa slant length na ito. Ito po yon, no? Ang hypotenuse po, yung H, no? Question mark po. 45 degrees po yung angle natin. Opposite, yung D. So, yung formula po dyan, opposite over hypotenuse, sine po yon, no? Sine 45 degrees is equal to D divided by H. Pwede pong pagpalitin yung H tsaka yung sine 45 degrees na yon. So, para makuha yung value ng H. So, H is equal to D divided by sine 45 degrees. No? Pag kinuha po yung value niyan, ang magiging value ng H natin is equal to 1.414D. Ayan po, no? Or, H is equal to 1.42D. So, ibig sabihin, mas mahaba po pala ng 0.42D yung H. Ito po yung D. Siyempre, hypotenuse po yan. Eh, mas mahaba po yung slant length na yun kesa dun sa vertical na yun at saka horizontal. Kung 45 degrees po yan, ha, yung pong vertical at saka yung horizontal na ito, yung base, eh, parehas po yung value niyan, no? Yung haba. Mas mahaba po siyempre yung hypotenuse. Kukomputin na po natin yung haba ng hypotenuse since alam na po natin yung formula, no? So, may given naman po tayo sa D. Okay, computein po natin yung D. So, ito po yung D, yung vertical na yon, no? So, once na-compute po natin yung D, yung H, mako-compute natin. Yung beam cross-section na given po, no? Gaya sinabi ko kanina, 500 mm po yung depth, 16 mm po yung crank bar diameter natin, no? 10 mm yung stirrups, concrete cover, 40 mm, no? Yung diameter ng stirrups, no? D is equal to beam depth minus 2 concrete cover minus 2 diameter ng stirrups, no? At saka yung crank bar, 1 crank bar dia, no? Diameter dito po 'yon, no? Ito pong vertical na ito. So 500 mm minus 40 mm minus 40 minus 10 minus 10 minus 16 kasi 16 mm yung crank bar natin. Bali ang D po is equal to 384 mm, sorry. Ito po yung vertical na 'yon, no? Siyempre, H is equal to 1.42D. Makukuha po natin yung H. 1.42 times 384 mm. So, ang haba po niyan, siyempre, mas mahaba po yung slant length ng crank bar na yon, no, kesa dun sa vertical na yon, is equal to 545 mm. Ito po yun, no? Ayun po. So, yung pong B equal po dun sa D. So, 45 degrees po kasi yan, no? So, 384 mm po yung B dito. Parehas po nung D.
So ang difference po, no, mas mahaba po yung slant length na yon, no, kaysa dun sa dalawang ito, no. Ang difference po niya 545 mm minus 384 mm. So mas mahaba po yung slant length ng 161 mm. Ito, no. Or mas mahaba po siya ng 0.42D. Ito po kasi yung D, ito to yung D, 1.42D yon, no. 0.42D po yung difference niya. Or since nakuha na po yung value noon, 384 mm, mas mahaba po siya ng 161 mm. Yun po ang ibig sabihin noon. Sa susunod po, mako-compute na natin yung buong kahabaan ng crank bar, no? Magagamit na po natin yung mga sukat na na-compute natin nga ito. Okay, compute na po natin yung crank bar length, no? Ng cutting length ng crank bar natin. Ito po yun, 45 degrees, yung B nakuha na natin, yung D, yung H nakuha na rin natin, no? 40 mm yung concrete cover natin, yung bend natin 300 mm, minimum 350 yung poste natin, 350. O yung clear length natin 5000 mm, crank bar length natin, clear length plus 2 column width plus 2 hook plus 2 times 0.42 dito. Ito po yung difference, no? Minus 2 concrete cover minus 4 crank bar dia. Ito po yung mga bend na yon, no? Kaya may 4 dB yan, no? Dito, ileles po yan. Tapos 2 dB na ileles din sa 90 degrees. Ayan, kabilaan. Minus 2 dB, minus 2 dB, no? Minus 2 times 16 mm diameter na crank bar. Ayan, no? Yan ang ibig sabihin. 5,000 mm yung clear length plus 350 plus 350. Ito po yon, no? Yung poste. Plus 300. Ito pong bend na yon. Dalawang bend plus 161 yung sobra dun sa slant length, yung mas mahaba po ng slant na 0.42D. Ito po yung 161 na sinabi ko kanina, no? Dalawang 161, kabilaan po yan, dalawa, no? Minus 40, minus 40 crank na concrete cover po, kabilaan, no? Minus 16 dB, apat na bend yon. Minaminus po yung mga bend na yan, 45 degrees yon, 1D, 1 dB, 1 dB, 1 dB, 2 dB naman po sa 90 degrees, minus 32 mm, minus 32 mm, minus 32, minus 32 dito sa na-bend na yon, no? Ayan yan. So, 2 times 16, 32 yon, no? Minus po natin yung bend reduction na 2 dB dito, no? Sa 90 degrees, no? So, ang answer po dyan, 5,000. Pag in-add po yung mga ito, minus po yung mga bend reduction na yon, no? So, ang haba po ng crank bar natin is equal to 6,414 mm, no? Ayun, nagamit na po yung 161, no? Ipapaliwanag ko po ito, baka malilito kayo. Bakit hindi po ginamit yung 1.42D na yon, no? Kasi po, mas ang clear length po yung kinuha natin, yung buong kahabaan na ito, yung base po nakuha na. Yung 404 mm nakuha na. Kaya ang dinagdag na lang po natin yung 161 mm, no? Ayun, no? Kaya hindi na po natin kinuha yung buong kahabaan ng slant length na ito kasi nakuha na po yung base na 404 mm, no? Ayun po. 0.42D na lang ang kinuha natin. Hindi na yung 1.42D classic clear length na yung kinuha natin dito. Ayun po, no? Ayun po yung pinaka buong kahabaan ng crank bar, no? Ito yung total length ng crank bar natin, 6,414 mm or 6.414 meter. Okay, so kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. Thank you very much po and God bless sa inyong lahat.